Hey guys, today's video po ang ating pag-uusapan ngayon, ang low cost, low budget house na abot kaya ng ating bulsa na kung saan ito nga po ay full concrete house at anytime pwede na po natin itong tirahan or lipatan. So guys, ito po ay meron nagkakahalaga ng 300,000 pesos at meron din tatlong kwarto and then 200,000 pesos na kung saan ito nga po ay naka-sliding window na. And then tiles na rin po and then also guys yun nga yung mga low cost, low budget natin na abot kaya ng ating bulsa ay pwede nga po natin kontakin yung ibang contractor nito at yun nga ay mag-comment lamang kayo at i-PM nyo kung ano yung bahay na natipuhan nyo at ibibigay ko sa inyo yung number ng contractor nung gumawa nito. So guys, ito na nga po at pag-usapan na muna natin. Unahin natin itong nagkakahalaga ng 300,000 pesos na kung saan ito po ay merong tatlong kwarto. So guys, ito po ay pagmamayari ni Ma'am Margie na kung saan ito nga po ay isang OFW sa Aman Jordan at siya nga po ay isang single ma'am. At ito pong bahay na ito na ang sukat ay 18 feet by 26 feet. Ito po ay may tatlong kwarto, kitchen and dining area, living room, isang toilet and bath. At yan nga po guys ang ating tatalakayin at i-detalye ko sa inyo ang materials na ginamit dito. So ayon po kay ma'am, ang CHB or hollow blocks po na nagamit dito ay umabot po ng 1,450. And then sa simento naman po ay nakaubos lamang po siya dito ng 90 piraso na kung saan ito nga po ay rough lamang. And then also guys sa mga bakal naman po ay gumamit siya dito ng 10mm at 9mm. Sa 10mm po ay nakagamit siya dito ng 60 piraso at habang ang 9mm naman ay nakaubos siya dito ng 90 piraso. At lahat nga po ito nagtotal ng 150 pieces. And also guys, about naman po sa kanilang sand and graba. Naayon po kay ma'am, sa sand po ay nakaubos sila dito ng 4 na elf. And then sa graba naman ay ready mix po ang ginamit nila at ito ay nakapagpa-deliver sila ng tatlong ready mix na kung saan yan po yung footing, biga at flooring. So guys, sa mga pintuan ng bahay na ito na kung saan ay nakikita natin ay funnel door at yan ay kasama ng hamba, ay gumastos siya po ng halagang 34,000 pesos. And about naman po dito sa kanilang mga sliding windows at yan ay kasama na nga yung screen doors at sliding windows at lahat-lahat po ay gumastos na dito ng halagang 33,000 pesos. So guys, ayun nga at nakikita natin maganda na nga po yung resulta ng halagang 300,000 na pesos na ito na kung saan ito po ay labor and materials na. And then about naman po sa roof ng bahay na ito na kung saan wood trusses po ang ginamit and then color roof long span rib type at 0.4 ang kapal with gutter na po ito ay nagkakahalaga po ng 55,000 pesos ang nagastos niya dito sa pagpapagawa ng bubong. So congratulations po sa iyo Ma'am Margie na isang OFW sa Aman Jordan bilang isang kasambahay at ito nga ay nakapagpagawa ng worth 300,000 pesos, tatlong kwarto at yan ay labor and materials na from Northern Cebu. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan, ang worth of 300,000 pesos na kung saan ito po ay Pacquiao labor and materials na. So kung magustuhan nyo po ito ay mag-comment lamang kayo at ibibigay ko mismo sa inyo yung number ng contractor na ito. So pag-usapan na agad natin ang pangunahing nagamit dito sa pagpapagawa ng structural ng bahay na ito na kung saan ito nga ibinigay yung details ng contractor ng bahay na ito. So ito po ayon kay sir, 1,300 po ang nagamit na hollow blocks dito at habang ang simento naman ay umubos siya dito ng 70 piraso. Sa bakal naman ay gumamit siya dito ng 12mm at 10mm. Sa 12mm ay naka 50 piraso at sa 10mm ay 60 piraso. Sa buhangin naman ay nakagamit siya dito ng 6 na elf at tatlong ready mix na elf. So yun guys ang pangunahing nagamit dito sa structural ng bahay. And then dito naman tayo pag-usapan natin ang bubong ng bahay na ito na kung saan ito nga po ay ginamitan ng tubular at sipar lins. So ayon po kay sir, ito nga po ay nagastos niya rito sa roof ay umabot po ng 45,000 pesos worth of materials. And then dito naman po guys sa sukat ng bahay na ayon naman kay sir ito ay 20 feet by 26 feet. Ito po ay meron lamang isang kwarto sa ngayon at ito ay provision for 2 rooms dahil maluwang nga po ito at nakikita naman natin. And then meron din po itong porch sa harap or mini terrace and then meron din po siyang malaking terrace at anya nga ni sir, ito ay pwede mong gawing extra 2 rooms kung gusto mo at depende sa iyong sukat. So yun nga guys, nakikita natin yung worth of 300,000 pesos ay talagang worth it na po dito at napakaganda. And then naka tiles na po ito, sliding windows at yan nga po ay full kontrata. So kung gusto niyo po itong kontakin si Sir Randy, ay mag-comment lamang kayo at ibibigay ko po ang kanyang number. And then dito naman guys, pag-usapan natin ang 200,000 halaga na pagpapagawa ng bahay na ito na kung saan ito po ay labor and materials na rin. And then guys, ito po yung kanilang perspective house or yung ginagayang bahay. And then after nung ginawa ay ito na po ang resulta ay talagang kamukhang kumukha na.
sa halagang 200,000 ay ito na po ang kanilang bahay. So guys, ang may-ari po ng bahay na ito ay si Ma'am Maureen Razonable, na kung saan isa nga po siyang OFW na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia bilang isang kasambahay. At ito na nga po, ayon sa binigay na details ni Ma'am, na ang sukat po ng bahay na ito ay 16 feet by 20 feet. At ito po ay meron lamang isang kwarto, kitchen and dining area, living room, isang toilet and bath, at terrace. So guys, ito na po, pag-usapan na agad natin ang pangunahing nagamit sa structural ng bahay na ito, na kung saan ito nga po ay binigay sa atin ng owner ng bahay. At dito nga po sa CHB or hollow blocks ay nakagamit lamang sila dito ng 740 piraso. At habang ang simento naman ay 90 pieces. Gumamit po sila dito ng bakal na 12mm at 10mm. Sa 12mm po ay 35 piraso at habang ang 10mm naman ay 80 piraso. At sa mga buhangin naman ay nakapagpa-deliver sila ng tatlong elf. At dito naman sa ready mix ay naka-isang elf lamang. And then sa bintana naman po, na kung saan ito po ay sliding windows, na ayon kay Ma'am ay lahat po ay nagastos niya dito ay halagang 14,000 pesos. And then sa mga tiles naman ay gumamit siya ng 60 by 60 dito sa flooring. And then sa lababo rin ay 60 by 60. At dito naman sa CR ay 30 by 30. And then also guys, dito naman sa electrical ay lahat-lahat gumastos si Ma'am ng halagang 23,000 pesos. And then guys, dito naman po sa bubong, na kung saan ginamitan niya ito ng steel trusses. At yung yero naman ay corrugated roof. At lahat-lahat po ito ayon kay Ma'am ay gumastos siya ng halagang 40,000 pesos. So yan nga guys, at nakikita natin mismo sa picture na to, at yan na nga po yung halagang 200,000 pesos na kung saan ito po ay labor and materials na. So congratulations po, Ma'am Maureen, na tunay ngang bunga ito ng iyong pagsusumikap sa abroad na nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa bansang Saudi Arabia. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan, ang worth of 150,000 pesos na kung saan ito nga po ay labor and materials, naka-color roof and steel trusses, nakapalitada na po loob at labas, at nakatira na nga ang pamilya rito. So ito po ang ating pag-uusapan ng pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Estela na nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa bansang Kuwait. So guys, ito po ayon kay Ma'am, ang sukat po ng bahay na ito ay 20 feet by 30 feet. At ito po ay 6 by 9 meters at ang total nga ito ng 54 square meters. Ito po ay merong dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, at isang CR. So guys, ang bahay po na ito ay matatagpuan sa Mangulago, Victoria, Tarlac. And then also guys, ito nga, pag-usapan na agad natin ang pangunahing nagamit na materyales dito. Naayon po kay ma'am, sa CHB or hollow blocks ay umubos po sila dito ng 1,750. At habang ang semento naman ay nakagamit lamang sila dito ng 130 piraso. Sa bakal naman ay gumamit sila dito ng 10mm at 9mm. Sa 10mm po ay nakaubos ng 80 piraso at habang ang 9mm ay 90 piraso. Sa buhangin po ay nakapagpa-deliver ng 4 na elf at sa ready mix naman ay 2 elf. So guys, ayun po, nakikita natin nagkakabit na sila ng steel trusses and color roof. So ito po ang pag-usapan natin about sa roofing, na kung saan ito nga po ay ginamitan ng tubular at sipar lins. And then yero naman ay color roof, long span, rib type at 0.4 ang kapal. Naayon po kay Ma'am, ito po ay lahat-lahat gumastos siya ng halagang 45,000 pesos. At yan nga po ay streamlined type, at yan nga ay madaling gawin at tipid sa materyales. And then guys, about naman po dito sa sliding windows. Naayon po sa binigay na details ni Ma'am, na ang lahat-lahat pong sliding windows na nagamit nila na nagastos ay 19,500 po sa 6 na piraso. And then dito naman po sa tiles ng lababo, na kung saan ito po ang meron pa lamang tiles sa buong bahay. At ito po ay 60 by 60 ang sukat at nakagamit ng 18 piraso. At lahat po ito ay gumastos siya ng halagang 3,420. So ngayon guys, ay nakatira na po ang pamilya dito, at yan nga ang nagkakahalagang 150,000 pesos. Yan po ay labor and materials na, pero kasama pong gumawa ang kanyang mister dito. And then also guys, ito po ay pag-usapan na rin natin ang 150,000 pesos na pagpapagawa ng bahay na ito, na kung saan ay halos ganun din po ang forma, at ito naman po ay rough lamang ang labas. So ito, pag-usapan na agad natin ang bahay na ito, na kung saan ang contractor po nito ay pwede nyo makausap na si Mr. Bas Gayan Danang. So guys, ito nga po, i-details natin ang mga materyales na binigay niya upang ma-share din sa inyo. Naayon po kay Sir Bas, na ang sukat po ng bahay na ito ay 21 feet by 25 feet. At ito po ay meron dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, at isang CR. So guys, ito po ayon kay Sir, sa ang nagamit pong hollow blocks dito ay umabot po ng 1,700 piraso. At habang ang simento naman ay 130 pieces. Sa bakal po ay gumamit siya dito ng 10mm at 9mm.
Sa 10mm ay naka 60 piraso at habang ang 9mm ay naka 90 piraso. At ayon po kay Sir, sa mga buhangin naman ay nakapagpa-deliver siya dito ng apat na elf. And then sa ready mix or graba na ginamit, at yan nga yung ready mix ay nakadalawang elf lamang. Flooring at pambiga at then itong poste. So guys, ayan nga po sa halagang 150,000 pesos. Yan nga po ay labor and materials ay nakabuo na ng bahay na ganito at rough pa labang. Ang importante sa lahat ay meron kang matatawag at masasabing sarili mong bahay. So once again, congratulations po sa iyo, Mr. Bas Gayan Danang. And also guys, ito at pag-usapan na rin natin yung worth of 150,000 pesos labor and materials na kung saan ito po ay half concrete, half hardiplex. So guys, mapapanood po natin ito ng tunay ngang napaka-cute at napakaganda at ito ngay pagmayari ni Sir Wilfred Galvez. So guys, ito nga at pag-usapan na agad natin ang pangunahing na gamit dito sa pagpapagawa ng ganitong half concrete, half hardiplex na bahay na kung saan, ayon po sa binigay na details ni Sir Wilfred, ang nagamit niya pong hardiplex dito ay umubos po siya ng 40 piraso. And then yung metal paring naman na ginamit sa pinakapamakuan at metal stud ay lahat-lahat ay gumastos siya dito ng worth of 8,000 pesos. And then guys, sa mga kahoy din ay gumastos siya dito ng halagang 10,000 pesos. And then sa bubong naman, na kung saan ito ay ginamitan ng corrugated roof. And then ito po ay worth of 10,000 pesos ang nagastos niya dito. And then sa plywood naman, ay nakagamit siya dito ng 20 piraso. So yan nga guys, ang mga materials na ginamit dyan. And then dito naman guys, yung nakikita natin na parang bakod na kung saan yan po ay binakuran and then ginawang elevated at tinambakan. At eto nga, binigay ang details ni Sir na nagamit niya ng mga hollow blocks dyan ay umabot po ng 700 piraso. At habang ang simento naman ay 30 piraso. Sa bakal ay gumamit siya dito ng 10mm at 9mm. Sa 10mm ay 20 piraso at sa 9mm naman ay 30 piraso. And then sa buhangin ay nakapagpa-deliver siya ng 5 cubic. And then yung ready mix naman ay 10 cubic at bukod pa po yung pinagtambak dito. So yun nga guys, nakikita natin na super cute ng bahay na ito at lalong-lalo kung nagsisimula ka pa lang na pamilya. Ayan na nga po ang inabot ng 150,000 ni Sir na labor and materials na. So congratulations po sa iyo, Sir Wilfred. At sa tulad nga ng sinasabi natin na maliit man or malaking bahay ang iyong naipagawa, ang importante ay meron tayong matatawag at masasabing sarili nating bahay. So once again, congratulations sa mga owner ng bahay na ito na na-picture natin na kung saan ito nga ay 300,000, 200,000, and 150,000 pesos. So guys, ito nga po, kung meron kayong comments or any question and suggestion dito sa video na ito, ay maaaring mag-comment lamang kayo at kung gusto nyo makonnect yung contractor, ay mag-comment din kayo at ibibigay ko ang number nito. So yun nga guys, abangan nyo po ang iba pa nating mga selection videos na ilalabas na ganito, lalong-lalo na yung mga locals, at upang magkaroon din kayo ng idea at basihan para sa inyong pagpapagawa ng bahay. So kapatid, kung ikaw ay bago ka pa lamang dito sa channel ko, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay, para magkaroon ka rin ng idea. Para if ever na ikaw ay sasabak na sa iyong pagpapagawa ng bahay, ay kahit paano ay meron tayong konting nalalaman at hinding-hindi tayo maiisahan. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.